Hello and welcome everyone to the final day of our virtual forum on linking wild foods, biodiversity, and forest-based livelihoods towards an outlook of inclusive food systems in Asia to 2030. Thank you so much for joining us. Maraming salamat sa pagsali. Ako po si Christina. Ako po ay galing sa Insight Pack at ako po ang technical na facilitator. Kung meron po kayo mga katanungan tungkol sa Zoom, maari lamang po ay magmensahe po kayo sa akin sa pamamagitan ng chat box. Ire-record po namin ang sesyong ito at kami po ay meron din pong mga pagsali ng webinar na ito sa salitang Tagalog, Bahasa Indonesia at Tamil. Kung nais nyo pong makinig sa mga ibang lengguwahe, ay pakiclick na at pakipindot na lamang po ang language interpretation button sa ibaba ng inyong screen. Magkakaroon din po tayo ng mas malipit na diskurso maya-maya. I-move po ang ibang mga attendees ng webinar na ito sa panelist. Gagamit po tayo ng, hindi po tayo gagamit ng Q&A box, gagamit po tayo ng chat box para sa inyong mga katanungan. Maraming salamat, Christina. Maligaya pagdating sa ating talakayan sa araw na ito. Binabati ko po lahat ng bisita na nandito ngayon kasama natin. Lalo-lalo la sa Ako po si Chrissy Guerrero ng NTFP-EP. Masaya ako na Masaya ako na nandito kayo ngayon kasama namin para sa isang hapon ng pagtuklas ng mga aralin tungo sa mas pangmatagalang paraan ng pagkuha ng pagkain. Ito po ay isang pangyayaring inorganisa ng NTFP-EP kasama ng Slow Foods Networks in Asia, lalo na sa India, Indonesia at Pilipinas. Parte po ito ng isang linggong talakayan tungkol sa linking wild foods, biodiversity and forest-based livelihoods towards an outlook of inclusive food systems in Asia to 2030. At ngayon po ang huling araw. Tinulungan po tayo ng SIANI o ng Swedish International Agricultural Network Initiative. At ang event na ito ay registered bilang isang event sa Terra Madre platform. Tayo po ay live ngayon sa Zoom, ngunit nila-livestream po ngayon ito sa Facebook, sa FB page ng NTFP-EP at NTFP-EP Philippines at Bukluran page. Para sa welcome remarks, ipapakilala ko na po ang ehekutibong direktor, si Binibining Femi Pinto. Magandang hapon sa inyong lahat na nandito na kasama natin ngayon. Nagkaroon tayo ng napakagandang diskurso tungkol sa ligaw na pagkain ng mga nakaraang araw. Nakakasabik din yung tema ng talakayan na meron tayo ngayon. Mahalaga talaga ito lalo sa panahon ng pandemya. Pagbabago ng klima, pagkawala ng kalikasan, pagkasira ng kagupatan at modernisasyon. Nakakita tayo ng paggalaw ng mga tao at paglipat-lipat nila nung panahon ng pandemya.
kasama po dito yung paglipat ng karunungan sa mga pamilya. Naka-apekto talaga ang polisiya sa kanila. Yung mga nakaraang araw, pinag-usapan din natin yung mga agrikulturang mainstream sa kilalaman sa nutrition at identidad at kultura. Pinalitan na yung mga galing, pagkaing ligaw ng mga crops na galing sa mga modernong agrikultura. At yung iba sa kanila ay genetically modified na. Kasi mas mura yung mga to. Sa buong rehiyon, may narinig tayo mga halimbawa ng mga lokal na pagkain na pinabayaan na. Kaya kahit na ito ay mga mas may sustansya. Yung kultura ay talagang nakaugat yan sa ating kaalaman sa pagkaing ligaw. Ilan lang yan sa mga nakita natin ngayong linggong ito sa talakayang ito. At yung mga bata ngayon, hindi na nila naiintindihan gaano yung mga tutukos sa mga bagay na ito. Kaya yung kaalaman ng NTFP-EP ay available naman po. Kaya marami tayong inibitang tagapagsalita ngayong araw na ito. Itong talakayang ito ay maganda dahil papakita natin yung mga komunidad ng slow food. Layunin namin na paunlarin palaro ang layunin na ito na may focus sa pagkaing ligaw. Para lalong marespeto ang mga pagkaing ligaw na ito na may kaugnayan sa ating kultura at identidad. Sana ay lalo pa natin mapaigting ang pasyon na meron ng mga taong nandito ngayon. Magandang hapon po. Maraming salamat, Femi, para sa pagpapaalala sa atin ng konteksto ng pag-uusapan natin sa talakayang ito. Ngayon, bibigyan nating pansin ang mga kwento. Bibigyan nating pansin ang mga inisyatibo ng mga kabataan at mga lokal na komunidad sa buong rehiyon. Salamat. Kasama po natin ngayon ang komunidad ng Slow Food. Ipapakilala ko na po ang isang miyembro ng Slow Food Movement, si Mr. Daik Itabayashi. Siya po ay miyembro ng Slow Food Indigenous Advisory Board. Siya po ay ang tagapag-ugnay ng Sustainable Society of Okinawa, Japan. Siya rin po ay nagtatrabaho sa Human Resource Development and Food Education at aktibong miyembro ng Slow Food, siya po ang namumuno sa Okinawa. Siya rin po ang 2019 fellow ng UN Initiative Fellowship Program na ginanap sa Geneva at inorganisa ng sa Indigenous Peoples and Human Rights. Magkukwento po siya tungkol sa Slow Food at iba pang aspeto ng movement. Kaya ipapakilala ko na po ngayon si Mr. Daik Itabayashi. Maraming salamat. Inabati ko kayong lahat
Ako po si Dai Kitabayashi. Ako pa ay isang Miyako na katutubo ng Okinawa, Japan. Maraming salamat NTFP-EP para sa pag-imbita sa akin para magbahagi sa inyo ng aking nalalaman. Nagpapasalamat din ako sa aking mga ninuno at sa aming sa mga espiritu sa aming komunidad para sa oportunidad na ito. Gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang slow food at paano konektado ang slow food sa mga katutubo. Ako po ay miyembro ng advisory board ng Slow Food People's Network. Yung Slow Food ay isang organisasyon na ginawa yung Slow Foods Movement ay naging isang global movement over 163 na bansa. Yung slow food o mabagal na pagkain, ang layunin po niya ay dapat ang mga tao ay may access o maranasan ang pagkain na malinis, tapat, at maayos. Para makamit namin yon, meron kaming tatlong gawain. Ang una ay ipagtanggol ang kalikasan. Pangalawa, bigyan ng edukasyon ang mundo. At pangatlo, ay panatilihin ang mga effort na may kinalaman sa slow food. Sa pagpaprotekta ng kalikasan, meron po kaming mga ilang proyekto na nangyayari, kasulukulay ang nangyayari, sa mga iba't ibang komunidad sa buong mundo. Bilang katutubong kabataan ay sa tingin ko impeto talaga na mapangalagaan natin yung kalikasan natin kasi yung mga katutubo mas maliit pa kami sa 5% ng populasyon ng buong mundo. At nakatira kami sa 22% ng lupain ng mundo at may hawak namin ng 80% ng kalikasan ng mundo. Ang mga katutubo kaya pagdating sa pagprotekta ng kalikasan, hindi talaga kami makakausad kung hindi natin pag-uusapan ang kung paano magtatrabaho ang mga katutubo. Kaya ang nais talaga namin gawin is mapalakas palalo ang boses ng mga katutubo. Kasi pag ipagtanggol natin yung kalikasan, na ipagtatanggol din natin yung kultura ng aming mga katutubo. Important, mas mahalaga talaga yung mga desisyon namin para sa pagprotekta ng aming kalikasan at kultura. Kasama na rito yung mga ligaw na halaman. Naniniwala kami na para mapangalagaan yung kalikasan, kailangan pangalagaan din natin yung mga kalikasan at bundukan, yung mga lupain namin. At ito po talaga yung magliligtas sa atin mula sa krisis sa klima. Marami po kaming mga katutubong prutas at kailangan talaga pangalagaan namin yung mga ito. Sa maraming kaso, yung kultura namin sa pagkain, kasali po dyan yung pagkain ligaw. Nagtrabaho po ako kasama ng slow food community, kasama ng mga kababaihang Ainu, para mas maprotektahan ang kultura ng pagkain ng mga Ainu. Meron kaming natuklasang 7 pagkain ligaw, at ngayon ay tinatrabaho namin ang proyektong ito para mas mapaalam sa iba ang tungkol sa mga prutas na ito.
ay pagkaing ito. Sa tingin ko, yung mga katutubo sa Asia ay madami silang iba't ibang kultura ng pagkain. Kaya talagang nakakagulat at nakakatuwang isipin na iba-iba yung kultura talaga ng mga katutubo sa Asia. Sigurado ako yung talakayang ito ay mas mapapahalagahan pa yung mga kulturang ito. Sana po ay mas makapagtrabaho pa tayo ng magkasama. Maraming salamat at nasasabik ako na makipagtulungan sa iyo, sa inyo, sa lalong madaling panahon. Salamat, Dai. At para sa pagpabahagi sa atin tungkol sa connection ng kultura, ng pagka-ilegal sa inyong kultura, nasasabik din kami na makipagtulungan kasama ninyo. Mula sa inyong pagbabahagi, punta naman tayo sa pagbabahagi. Magsisimula po ako sa Pilipinas. Magbabahagi naman po si Ramon Chinchin Uy Jr. Siya po ay mula sa Slow Food Community ng Negros, Isla ng Negros. Siya po ay isa pong magsasaka, social entrepreneur at siya po ay nasa board ng NTFP Philippines. Chinchin, nasasabik kaming pakinggan ang inyong ayong pagbabahagi sa araw na ito. Salamat. Salamat, Chrissy, at magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Ramon Oy Jr. Ako po ay medyo may konti lang, nahihirapan lang ako ng konti sa aking laptop at internet. Saglit lamang po. Ayan. Ako po si Ramon Oy Jr. at ako po ay ang kinatawan ng NTFP-EP. Ng Pilipinas at ako po ay miyembro din ng Slow Food Community ng Isla ng Negros para sa pagpaparatili ng pagkain, traditional na pagkain ng Negros. Ibabahagi ko na sa inyo ngayon ang mga pagkaing ligaw ng Negros. Ang pag-uusapan ko ngayon ay yung batuan. Yung batuan ay isang pagkaing ligaw dito sa Negros at isa ito sa pinakasikat at pinakamasarap na sangkap na
talagang dito lang makikipagtatagpuan sa aming rehiyon. Ito po ay pampaasim, ginagamit din po namin to sa mga lutuing Negros. Pero delikado na rin yung supply ng batuan ngayon at matatagpuan ito sa mga kagubatan ng Negros. Itong pinapakita ko sa inyo ngayon sa larawan ay isang puno ng batuan sa Silayan City. Kung nakikita nyo ngayon, isang daang taong gulang na yung punong ito. Meron po tayong apat na klase ng batuan. Meron tayong bagulan sa bandang kaliwa, sa bandang ginagamit din namin sa mga maaasib na sabaw. Gumagamit din kami nito sa stuffed chicken. Yung nakikita nyo sa bandang kaliwa, yan po, 79. Yan po yung... Ito po, gumagamit kami ng manok at nilalagyan namin ng batuan sa loob. May papakita ko sa inyo ngayong video ng pinakita namin to sa Terra Madre 2020. Ito ang pinapakita ko sa ngayon, isa pang pagkain ligaw dito sa Negros. Ang tawag dito ay kadyos. Yung kadyos, yan ay isang klase ng buto. Yan din po ay sikat na sangkap dito sa Negros. Yung kadyos, natatagpuan yan sa kagubatan, nakakatulong yan sa soil erosion at nagiging unti-unti na nawawala ito, kaya importante talaga na mapanatili natin itong sangkap na ito. Yung sa kaliwa, yan yung pinakasikat na lutuin dito sa amin. Ang tawag po dyan ay KBL. Pig, pork, kadyos, baboy at langka. Kaya KBL. Yan talaga yung mga isa sa sikat na kalituin dito sa Negros. At sa kanan, yan naman po yung kadyos frap. Yan po ay isang modernong inumin na aming dinisenyo.
hinalo namin yung kadyos sa kape. Masarap talaga ito. Masarap talaga itong inumin. Dito sa Negros, meron kaming mga... Ito yung mga ibang pagkaing ligaw na matatagpuan dito sa amin. Wala pa po yan, hindi pa kasama sa Arc of Taste. Kasama dyan, may kape, may raspberry, may labog, ligaw na pulot, mga buto. So, nakipagtulungan kami sa isang gumagawa ng mga alak sa Manila, sa Maynila. Gumagawa po sila ng gin mula doon sa isang prutas. Yung bas na, kung walang batuan, pampaasim din po yung prutas na ito. Yung isa namin, masarap nga talaga yung lasa nito. Ang pinaghalo itong passion fruit at luya. Ito naman yung tubis. Natatagpuan din to sa kagubatan. Gumawa rin siya ng chichirya na gawa sa... Oo, kapag-anak po siya ng luya. Kanan yan po yung langkawas. Ang langkawas ay isa na namang pabilya ng luya. Yan po yung ginagamit namin sa paggawa ng sausawa ng inasal. Ang tawag po namin doon ay sinamak o... Special yung binigar namin kasi dahil dito sa langkawas na ito. Meron din po kaming shade kape na matatagpo galing sa kagubatan at ang espesyal yung kape namin kasi galing po siya sa gubat. Yung lasa po nito ay mas malakas at mas malasa kaysa sa traditional na kape. Nakipagtulungan din kami sa NTFP-EP sa paggawa ng ligaw na pulot. Salamat. At magandang hapon sa inyong lahat. Alam mo gano'n ang gawin mo pag may online patayin mo cellphone. Nag-sorry na ako dun sa back end.
ito yung paraan namin na pagsasabing maligayang pagdating sa aming komunidad. Galing po ang Panay Bukid doon mula sa mga kabundukan ng Kalinog sa Lumbunaw, Iloilo. Kaya yung grupo namin na katutubo, ang tawag sa amin ay Panay Bukid noon. Yung pamayanan namin ay pinagmamalaki namin yung mga pinaginagamit namin pagkain. Ang tawag po namin ay batuan. Yung matandang puno, dito lang matatagpuan sa sityo sa bato. Noong 1990 ay nakita ko yung punong ito at inalagaan ko ito mula noong oras na yon, panahon na yon. Habang higit 30 taon ko na siyang inaalagaan. Yung ibang tao dito, pangunahin kabuhayan nila yung charcoal. Yung hindi nila pinaputol yung mga puno ng batuan kasi ito ay nakakatulong sa kanilang kabuhayan. Kaya marami pa rin batuan dito hanggang ngayon. Uling pala, charcoal uling. Kumikita rin kami ng malaki dito sa pagbebenta ng aming mga prutas sa mga trade fairs. Kami lang po yung organisasyon na nagtitinda ng batuan. Ginagamit namin yung prutas na ito bilang pampaasim souring agent sa pagkain namin. Maganda ito para sa sinigang, tsaka sa isdang, hinalusa, toyo at suka. Meron pong apat na klaseng batuan dito sa aming pamayanan. Merong berdeng batuan, merong pula, merong puti at yung isa ay pisat, yung isa bilog. At talagang sinasabihan namin ng mga tao gumamit ng batuan imbes na yung mga ibang sangkap na komersyal. Yung batuan talagang nakakatulong sa amin. Kasi yung prutas, kasi kahit na hindi siya hindi panahon ng pagtubo ay marami pa ring bunga ito. Nangunguha na lang kami ng batuan para ibenta sa palengke. Nakakatulong talaga ito sa kabuhayan namin. Nabibilang namin kung gaano karaming batuan yung nakukuha namin kasi bawat pamilya sa amin ay nag-aalaga ng puno ng batuan. Ako po si Benvenito Axe. Masaya ako na parte ako ng Terra Madre 2020. Pagkain, mundo, hinaharap. Salamat, Chin.
Para sa mga ibang may gusto pang makita tungkol dito, paki-follow na lang po ang Slow Food Network sa Facebook. Mula Negros ay pumunta naman tayo sa Bandang Kanluran, sa isa pang importanteng isla sa Pilipinas, ang isla ng Palawan. Delikado na po rin po ang mga kagubatan dito sa Palawan. Gusto ko lang po ipakilala ang ating susunod na bisita, si John Vincent Toto Colili. Siya po ay mula sa Brooks Point ng Palawan. Magsasalita po siya tungkol sa mga pampalasa at prutas at iba pang pagkaing ligaw. Siya po ang isa sa mga namumuno sa SNK o samahan ng mga... sa Brooks Point, Palawan. Siya po ay nag-aral sa ng BS Environmental Science sa Palawan State University. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Toto at magbabahagi ako doon sa mga prutas, panlasa at iba pang pagkaing ligaw sa Palawan at sa ibang parte ng Pilipinas. Bago tayo magsimula, bago tayo magsimula sa diskursong ito, gusto ko lang sabihin na dahil meron tayong pandemya ngayon, yung election dito sa amin sa Palawan ay meron kaming may nagaganap na plebisito. Karamihan ng mga pampalasa at prutas ang pinaka maraming meron kami ngayon dito ay magpapakilala lang. So yung Pilipinas ay talagang diverse sa kultura. Ang napakadaming marami kami mga katutubo. At dahil dito, meron talaga mga iba-ibang kultura, tradisyon, at kaalaman ng katutubong kaalaman na pinaunlad talaga ng libong mahabang panahon. Yung klima namin dito ay tropical. Yung mga medyo malamig at preskong panahon ay sa bandang Enero. At yung pinakamainit ay sa buwan ng Mayo. At yung ulan ay talagang isang mahalagang dito sa Pilipinas. At dahil importante ito talaga para sa aming mga sakahan at mga gubat. Karamihan ng mga tinatamim namin ay talagang kailangan ng ulan. May iba-ibang gamit yung mga tradisyonal na pampalasa at prutas at puno sa Pilipinas. Base ito sa mga pag-uusap ko kasama ng ibang kabataan at sa aking mga ninuno, una, ginagamit po ito sa ginagamit po namin ito sa traditional na medisina para sa ating pang-araw-araw na
nagawain pang para sa bilang libangan gaya ng pagsisigarilyo at kabuhayan. Papakita ko na sa inyo ngayon yung mga prutas at pampalasa dito sa amin. Yung una ay ang tawag po namin dito ay kunit o turmeric. Ito ay pampalasa mula sa turmeric na halaman. Ginagamit ito bilang medisina. At dahil sa kulay nitong dilaw ay ginagamit din siya bilang pampakulay. Yung mga kaibigan natin siguro sa Indonesia at Malaysia, alam nila siguro ito. Kasi meron ito noon doon. Yung susunod ay lekwas. Tawag rin namin dito langkawas. Kadalasan itong napapagkamalang luya. Nung bata ako, muntik akong paluin ng mga magulang ko kasi imbes na luya, langkawas yung nakuha ko. Yung langkawas ay ginagamit din bilang medisina para sa bilang pampatunaw at pampagaling ng mga ubo. Ginagamit din ito bilang pinapahid po siya para sa mga sakit na may kinalaman sa balat. Gaya ng bulate. Yung susunod ay yung betbat. Yung betbat ay isang klase ng palmeras na napatatagpuan sa mga kagubatan ng Palawan. Ginagamit din po ito bilang materyales ng construction, lalo na yung dahon. Yung dayap po nito ay ginagawa rin traditional na pagkain. Nakita ko na itong ginagamit sa mga iba't ibang klaseng lutuin. Yung pare, sa mga kapatagan, ito tawag dito ay palay. Yung pare ay isang minanang kanin. Ang dami po niyang gamit. Ginagamit siya bilang pagkain pero ginagamit din siya sa paggawa ng alak sa mga ibang komunidad ng Katutubo. Yung paray ay mabango yung kanyang amoy kapag niluto ito. At iba rin yung iba rin po siya sa commercial na kanin na obigas. Yung isang klase nito, yung berengket, siya po ay ito po ay tinuturing na tradisyonal na pagkain ng mga taga-Palawan. Pag nilagay ito sa tangkay ng kawayan at pagkatapos ng 4 oras, pag dinalot naman sa dahon, ay magkakaroon ka ng mulmul. Pag tinuyo mo naman ito at tinago mo na isang buwan. Yung sanglay o yung kamote, matatagpuan ito sa mga maraming parte ng Pilipinas, sa mga iba't ibang katutubong pamayanan. Iba-iba yung kulay niya at marami talaga nagtatanim ng kamote. So, masustansya po talaga ang kamote. Yung kamote tops, yung pwede rin kainin at isama sa ibang lutuin.
yung talok, kamoteng kaoy o kasaba. Ito po ay isang halamang ugat na matatagpuan sa kahit saang parte ng Pilipinas. Tinatanim din ito sa mga gilid-gilid para mabuhay ulit yung lupain. Yung mga tops, ginagamit din, inaani rin, ay masustansya nga rin itong talaga. Yung usaw ay isang klase ng ligaw na klase ng rambutan. Sa Ingles, ito po yung lychee. Sa amin, ang tawag ni meron tayong usaw. Marami po itong klase. Yung isa may matigas at maitim na piling at yung isa ay kamukha nung karaniwan klase. Ang pagkakaiba po nila ay itong rambutan na ito ay mayroong maasim at matamis na lasa. At yung dahon niya ay mayroong kiliti sa dila mo. Yung sunod naman ang ginagamit bilang pampalasa, yung salang. Siya po ay isang puno at yung daya po niya ay ginagamit bilang insenso para mapaalis ang mga insekto at pinaniniwalaang pinapaalis din niya ang mga masamang espiritu. Yan po ay ang mga karaniwang tradisyonal na pagkain. Pag-uusapan ko naman ngayon yung papel ng tradisyonal ay na pagkain sa kalusugan ng mga komunidad. Kapag nakikita niyo yung larawan sa kanan, yung may kasamang kawayan, yan po yung lutlot. Oh, yan po yung isang pagkain na galing dun sa Paray. Dito sa Palawan, yung mga talagang subasustansya talaga yung mga pagkain dito. Yung mga iba't ibang klaseng halaman, mayroong iba't ibang gamit sa medisina. O herbal. Mahalaga ito sa ating kalusugan. Yung sustansya na pwede kayang makuha sa mga katutubong pagkain, kaya ang nangyayari, yung mga katutubong pamayanan ay nagagawa yung kanilang pang-araw-araw na gawain. Ano ba yung connection ng katutubong pagkain at na pagpapanatili ng kultura? Sabi ng aming mga ninuno, yung mga katutubong pagkain at yung mga katutubong kultura ay hindi kayang mabuhay ng magkahiwalay. Yung sentro talaga ng maraming katutubong kultura ay yung katutubong pagkain. Maraming tradisyon at kultura ang nakatali sa mga lupain ng aming mga ninuno. Mayroon kaming piyesta para sa aming mga tuwing magtatanim kami ng palay at marami pang iba. Kaya marami sa mga tradisyon at kultura ay nakatali na sa mga lupa, sa lupain. At yung mga tao
ay nananatili yung mga tao sa mga lugar na nakakapagpanatili sa kanila. Kung yung lugar ay makakapaggawa ng sapat na pagkain, edi mananatili yung tao doon. Dahil ang pinag-uusapan natin ay yung pagkain. Ano nga ba yung papel ng kabataan sa pagpapanatili ng katutubang pagkain? Bilang kabataan sa Palawan, marami talagang kaalaman na kailangan para makapagpanatili nitong mga katutubong pagkain na to. Kung wala ito, yung sistema ng pagkain ay pwedeng malagay sa alanganin. Kaya importante talaga yung paglipat ng kaalaman mula sa mga ninuno at papunta sa mga kabataan. Yun lang po. Salamat. Maraming salamat, Toto, para sa iyong pagbabahagi at para sa pagbibigay ng oras kahit na alam namin na ikaw ay maraming ginagawa. Kaya nakikita natin yung ibang mga pagkaing ligaw meron sa Pilipinas ay matatagpuan din sa ibang lugar gaya ng Borneo. Sana po sa hinaharap ay makapag-usap pa tayo hindi lang online. Kundi... at para maipagpatuloy natin yung proseso ng pagpapanatili at pagprotekta dito sa mga ligaw na pagkain. Kaya tumawid po tayo sa karagatan at pumunta na po tayo sa isla ng Indonesia. At ngunit hindi ito masyadong malayo sa Palawan. Minsan pinag-uusapan namin yung mga isla na nakikita. Meron kami mga nakikitang isla na parte ng Borneo. Umunta po tayo sa Northern Kalimantan. Sa slow food community ng Krayan. Ito po ang pinakabagong slow food community sa Indonesia at kasama po natin sana po ay maganda yung signal nila para makapagbahagi sila sa atin ngayon. Meron din po silang inahandang video. Ipapakilala ko na po sa kanila. Papakilala na po sila. Yung mga kabundukan ng Krayan ay... Idineklara nila yung lugar nila na nagpoprotekta sa mga pagkaing ligaw. Nirerespeto ng mga Krayan ang identidad na kultura at mga tradisyon. Ang inisyatibang ito ay kasama sa agenda ng Transborder Organization, Alliance of the Indigenous Peoples of the Highlands of Borneo. Iniimbitahan ko na po si
Simulan na po muna natin ang video. Tumutubo yung tenga yan sa tugubatan. Simple lang naman yung paraan ng pagluluto nito. Kinukuha namin to, dinidikdik at pinapakuluan. At minsan, dinadagdagan namin ito ng kanin. At pwede rin kaming gumawa ng inumin mula dito. Ito yung isa sa mga karaniwan namin kinakain dito. Yung ibang mga lokal naming produkto ay sa Java ang tawag namin dito, iba-iba. Niluluto namin yung kanin. Tapos, dididiktik namin yung kanin. Binabalot namin ito sa dahon ng saging o di kaya dahon ng ibang halaman. Pero pinakasikat talaga, pinakaginagamit namin yung dahon ng saging. Para sa mga tao namin ay yung paghahanda namin ito. Medyo mapait po yung mga gulay na ginagamit namin. Itong binahalo sa kanin at yung mga bulaklak ng luya. Kinakain namin ito kasama ng lugaw at kanin. Hindi po ito pamalit sa aming mga ulam. Yung pulang pako. Kinukuha lang namin yung mga batang tangkay. Tapos, karaniwan namin, niluluto namin to sa kawayan kasama ang isda at iba pang sangkap. Isda, kanin at iba pang sangkap. At niluluto namin to sa mabagal na apoy. Yung lasa ng pulang pako medyo kakaiba doon sa iba pang lutuin namin kasi may pagka mapait po siya. Para gumawa ng samu, pinaghahalo namin yung asin tsaka ibang kasangkap nilang isda. At nilalagay namin sa kawayan at finaferment namin ng mga isang buwan. Nung dati ay yung kawayan ay binabaliktad namin sa sakahan ng isang buwan. Tapos, yung prosesong ito ay talagang pinanatili ng aming mga ninuno. Wala pa kasi kaming refs nung parang kapanahong yun. Pwede itong ihalo sa karne at isda. Yung paborito namin ay gawa sa isda. Kasi mas madali kami makakakuha ng isda sa ilog. May pagka mapait po siya,
At gumagamit kami. Dito ang subs. Ginagamit din namin to bilang pampalasa, yung dahon nung pagkaing ligaw, ay nung halamang ligaw. Yung tawag po namin dito ay dahon ng apa. Dahon din ng dahon sa kanila. Yung ibang traditional na pagkain ay unti-unti na nawawala mula sa aming mga pang-araw-araw na kinakain. Pero gusto namin talagang buhayin ito dahil galing po ito sa para mas mapakilala pa ito sa ibang tao. Dahil galing ito sa aming kultura. Ang pagkain ay parte ng ating kultural na pagkakakilanlan. Yung mga yung isla namin ay talagang mayaman sa kalikasan. Ang resulta po ito ng pangmatagalang interaksyon. Ang interaksyon ng mga tao sa kalikasan. Yung mga tradisyon namin sa pagkain ay nakabase sa gamit ng pagkain ligaw wala sa aming kagubatan at kasakahan. Yung mga pagkain kinakain namin tsaka yung paraan ng paghahanda namin ng pagkain ay talagang parte ng aming kultura at tradisyon. Noong 2006 ay yung mga katutubo namin ay dineklara ang lugar namin bilang organic traditional cultive. Ang inisyatibong ito ay sinusuportahan ng gobyerno. Magandang halimbawa ito na kung paano yung traditional na agrikultura ay pwedeng maging modelo ng mas environmental friendly na maging na hinaharap. Salamat. Maraming salamat, Elias. Masaya ako na okay yung signal mo sa lugar mo ngayon. Hindi lang niya alam, si Elias hindi siya maalam sa pagkailigaw, ay maalam din po siya, tumutugtog po siya ng plautang gawa sa kawlayan. Marami pong nasa Java ay hindi na masyadong maalam at hindi na nila na uunawaan ang mga iba sa mga pagkaing ito na nalagay na sa alanganin. Kaya maraming organisasyon ang nagkikipagtulungan ngayon matatagpuan ng mga ibang produkto nito sa tindahang ito. Pwede rin po tayo magbahagi nasa syudad para makapagbahagi kami sa syudad nung kayamanan na meron sa mga pagkaing ito.
at paano natin masusuportahan ang mga local na komunidad nito. Gusto ko na pong ipakilala ang kasabahan ko, si Teofila Tami Aris Pratami. Si Tami po ay kilala po siya sa kanyang ginagawa sa pulot galing sa kagubatan. Siya po ay nagtrabaho sa Forest Honey Network ng Indonesia. Siya rin po ay isang tagapagsanay at dati ay siya po ang operation supervisor ng at siya rin po ay nagluluto. Magbabahagi po siya sa atin ngayon ng isang lutuin sa kanyang presentasyon. Salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Tami. Salamat sa NTFP-EP para sa pag-imbita sa akin sa pagbabahagi ngayong araw na ito. Ang tindahan at kainang ito ay nagpo-promote ng mga lokal na produkto. Yung parara ay pinagsama-sama mga organisasyon. Ngayon nakikita niyo dito sa larawan, ito yung isa sa aming mga produkto. Gaya ng bigas, organic na bigas, pulot at pagkaing dagat. Noong taong 2015 ay nag-promote ng mga lokal na produkto noong Festival Parara. Ito po yung aming mga layunin. Kami po ay nagpo-promote ng fair trade marketing at kami ay isang movement na para mas mapaunlad pa ang komunidad ng Indonesia. Yung aming pagnenegosyo ay yung mga binibenta ng negosyo namin ay mga masustansya at ligtas. Ito po yung aming mga kagugalian, lokal, tapat, at nagbibigay rin kami ng mga masustansyang produkto at pang matagalang produkto. Nakikita nyo po sa screen ay yung mga organisasyon na nakikipagtulungan sa amin. At pinapromote po nila yung core values namin na lokal, masustansya, tapat, at pangmatagalan. Meron din po kaming ambisyon na mas mapalawak pa ang naaabot ng Parara. Hindi lang po sa Indonesia. Gusto namin makapagdala ng pagkain din sa Jakarta. Ito po yung menu namin sa aming kainan. Para gusto naming maipakilala yung lokal na pagkain doon sa pagkain, kinakain ng mga karaniwang Indonesian. So ito po ay isang halimbawa ng pagkain na mayroon tayong noodles na gawa sa sago.
called balali or paddy field activities and during So ito pinapakita dito ngayon ay yung paghahanap ng mga bambuklam, ay mga kawayan. Tapos sa pag-aani ay yung tangkay ng kawayan pwede rin gamitin. Pwede pakuloan yung kawayan kasama ng bungkang leaves at patuyuin ito. Pagkatapos patuyuin yung tangkay ng kawayan ay kapag handa na po itong iluto, kailangan ibasain po muna ito ng 4 hanggang 12 oras. Mahalaga yung kawayan para sa mga kanayan kasi pinoprotektahan ng mga ito yung mga tubig. Ginagamit din siya bilang material sa construction. Parte rin po siya ng mga traditional na ritual. At mahalaga at kinakain din po ito. Sa aming tindahan ay ang layunin po namin ay pagsamahin ang lokal na pagkain, isama ang lokal na pagkain sa dieta ng mga Indonesian. Ang tawag po dito sa pinapakita sa larawan ay sosisulu rebum. Harina po siyang gawa sa sorghum na hinalo sa tangkay ng kawayan. Isa pang pagkain ligaw na ginagamit namin ay ang ligaw na raspberry o tinatawag din naming kerben. Yung lokal na komunidad ay nakakuha na ng permit. Noong 2019 ay yung NGO nakipagtulungan sa suku pangkat na komunidad na makagawa ng wild raspberry jam. Yung namamahala dun sa paggawa ng wild raspberry jam ay yung Social Forestry Business Unit. Nung nakagawa sila ng raspberry jam ay ngayon tinusubukan na nilang gumawa ng
mga raspberry banana crackers at wild raspberry na candy. Pero sa ngayon, yung wild raspberry jam talaga yung pangunahing produkto. Ito po yung parara ay sinubukan namin gumawa nung cake na gawa sa purple yam at yung cupcake, buttercream cupcake na gawa sa wild raspberry. Salamat po sa pakikinig. Kung kayo ay bumisita sa Indonesia, sana po ay mabisita mo nyo kami. Haluin ang mantikilya sa medium speed hangga sa ito ay maging creamy ng mga 2 minuto. Idagdag ang kondensada. Kailangan low yung mixer. Itaas ang bilis at haluin ng 2 minuto. Magdagdag ng extract ng lemon at haluin ulit ng 2 minuto. Magdagdag ng kerben jam at haluin hanggang maghalo-halo ang mga ito. May kontrata ang parara sa mga supplier. So alam naman ang parara kung paano kinukuha yung mga sangkap na ito. Pupunta na po tayo sa ibang bansa. Magbabahagi po sila ng ibang ng mayamang impormasyon tungkol sa kanilang bansa at kung anong kinalaman ng kanilang bansa sa kanilang mga ligaw, pagkaing ligaw. Ipapakilala ko na po ngayon si Pavitra. Si Pavitra ay nagtatrabaho sa kalusugan ng komunidad. Siya po ay isang mental health professional, nutrition at sa kalusugan ng mga katutubo, meron siyang kinalaman doon. Salamat. Ah.
gusto ko pag-usapan yung pagkain ligaw. Gusto ko rin pag-isipan kung paano yung mga pagkain. Paano natin makukonekta ba yung pagkain ligaw sa mga ibang tao? Gusto kong pag-usapan yung pag pinag-uusapan yung pagkain ligaw, ang madalas napapag-usapan din ang seguridad ng pagkain. Ito po yung mapa ng kung saan kami mapatagpuan. Dito po sa bandang Tibog Kanluran. Ito po yung mga lugar kung saan po kami nagtatrabaho sa NBR. Pag pinag-iisipan natin yung sigurad ng pagkain, ito po ay yung kadalasan iniisip nila na may isang paraan lang ng pamamahala sa sigurado ng pagkain. Pero ito talaga yung pagkakaiba. Ito yung pagkakaiba. Akala ng iba, ito yung kinakain ng mga katutubo. Pero sa totoo lang, ito po yung talagang ito po yung kadalasang itsura ng kinakain ng mga katutubo. Kapag na iisip natin ito kung sa pagkain ligaw, para sa kanila hindi masyadong malusog yung puro kanin na lang kinakain. Dito makikita sa larawang ito kung paano siya tinanim yung mga iba't ibang pagkaing ligaw. Pero ngayon, konti na lang yung magsasakang gumagawa nito ngayon. Dahil sa pagbabagong ito, ang nangyayari ay hindi na sila malusog. Oo, kahit na mayroon silang mga ganito, ay marami na sila masyadong chemical sa katawan nila. Itong larawan na ito nagpapakita sa ng pagkolekta ng mga gulay-gulay. Ang ginagawa namin talaga ay gumawa ng mga mapa ng pagkaing ligaw. Inaalam namin kung saan yung saan matatagpuan yung mga iba-ibang pagkaing ligaw sa iba-ibang lugar dito sa amin. Kaya imbes na
Sinusubukan din naming itala yung mga iba't ibang pwedeng pagkuhanan ng pagkaing ligaw. Gusto kasi namin mas madali itong maabot o ng mga tao. Paano po ba tayo makagawa ng mga espasyo na para mas maging madali para sa mga tao na maabot ang mga pagkaing ligaw na ito. Pinag-iisapan din natin yung pagpapasa-pasa ng kaalaman mula sa ninuno hanggat sa nakakabatang henerasyon. Ang ginagawa namin ay sama-sama kami nagluluto ng mga traditional na pagkain. Nag-uusapan natin pa bakit ang pagkaing ligaw mas masustansya. Ito po yung iba-ibang paraan namin ng pagluluto. Ito pinaplano namin yung mga aming mga lutuin. Niluluto yung halamang ugat at meron tatlong klase ng gulay. Gusto namin syempre yung mga kabataan ay maaalala, mas madali nilang maalala ang mga ito para mas maisama sa kanilang dieta. Itong sa malalawang ito ay makikita natin ang isang batang babaeng umaakit ng puna. Gumawa kami ng tinatawag na transect walk kung saan inalam namin at tinuro namin at nangolekta kami ng mga pagkain ligaw kasama ang mga kabataan. Ito ay isa pang mapa. So makikita natin dito kung ano yung mga halaman na matatagpuan sa iba-ibang lugar. Ano mangyari kapag kinain, ganun-ganun. Bibigyan ko kayo ng isang minuto para tignan ang mapang ito. Yung mapa po ito ay bilingual kaya para mas maintindihan ng nakararami. Ito po ay may dalawang libro na pinag-uusapan yung mga traditional na pagkain at halaman gaya ng mga halamang ugat at gulay. Pag pinag-uusapan natin ang slow food at sustainable food, gusto rin namin tignan yung politika na konektado rito na meron talagang problema pagdating dito. Meron talagang kulang pagdating sa bagay na ito. Ito yung mga apat na paraan kung paano maipagkokonekta yung polisiya sa pagkain ligaw. Yun lang po. Salamat, Pavitra, para sa inyong pagbabahagi. Titignan ko po ulit yung mapa maya-maya lang. Salamat po sa pagbabahagi ng menhas ng inyong mensahe. Maganda talaga na mas mapaalala natin sa mga kabataan ang tungkol sa mga maganda na meron kayo mga programa na gumagawa nito sa inyo. Salamat po sa pagbabahagi. Mula sa Keystone Foundation at mula sa Slow Food Community. Gusto ko na rin po
imbitahan ng aking kasamahan na mangunguna sa ating open forum. Sana po ay meron pa tayong 20 minuto para sa parting ito. Simulan na po natin ang ating bukas na talakayan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Jete. Ako po ang ehekutibong direktor ng NTFP-EP Indonesia. Ako rin po ang isa sa mangunguna na bukas na talakayan na ito. Narinig ko yung mula Okinawa hanggang India, hanggang Pilipinas at Indonesia. Yung unang tanong galing kay Elena ng Italia. Pinag-usapan natin natatakot rin kami sa exploitation lalo na doon sa ano. Yung kalikasan talaga ay unti-unti nang nawawala, kaya gusto namin ipaalam na kailangan natin talaga pag-isipin kung paano natin mapapanatili ang kalikasan. Hindi talaga na, actually, sa totoo lang, hindi namin talaga inalam kung saan yung mga talagang mismong lugar, kung saan, saan matatagpuan yung mga to. Yung gobyerno ng Japan ay gusto talagang kumita, talagang, kaya yung mga tao unti-unti ng ano, kumakain ng pagkain ng Ainu. Bago nila maabuso yung mga pagkain na ito, ay dapat po muna ay mapaalam sa iba yung tungkol dito para maiwasan itong exploitation at pag-aabuso na ito. Meron kasing diskurso na nagsasabing yung kasaysayan na kultura ay pwede itong magtulak sa commodification o meron bang mga aral kung paano yung paglilista ng mga pagkaing ligaw sa Pilipinas ay may epekto sa paggamit ng lipunan dito? Ano bang pinapaalam sa atin ng mga pag-aaral na ito? Wala pa naman yatang pag-aaral na ginawa tungkol sa epekto nito. Pero para sa akin, mahalaga na kailangan talagang ilista talaga natin, i-document natin yung
arc of taste, mga sangkap ng arc of taste, kasi unti-unti na silang nawawala. At ang lagi po natin pinag-uusapan ay sa mga magsasaka, pinag-uusapan nila yung mga sangkap na ito, pero walang mga nakasulat. Kaya sa mga susunod na taon, nakalimutan na rin itong mga to. Tapos nagiging commercialized na masyado at na talagang mawawala ito. Kaya ang importante dito ay yung ay i-document para yung mga ibang tao ay makaalam din tungkol sa mga gamit nito at pwede din na itong itanim at maintindihan nila kung ano yung sana matikpan ito ng mga tao. Eh kung hindi natin ito itala, mawawala lang ito basta. Salamat. Tingin ko ay tama na dapat talagang itala natin yung tamang paraan para mapanatili natin to. Eh kung hindi natin itala ito ay mawawala talaga yung kaalaman na ito. Isa sa magandang aspekto ng arc of taste, kapag nagtatala kami, ay natututo talaga kami. Pumupunta talaga kami sa mga nakatatanda at natututo kami mula sa kanila. Sa karanasang ito, ay yung pagtatala, tapos pagbabahagi, kailangan talaga yung mga kabataan nagtatanong sa mga natatanda tungkol sa kanilang karanasan at kultura. Dapat talagang matuto tayo sa pamamagitan ng produkto. Magandang hapon. Ako po si Elena. Yung arc of taste kasi, katalogo yan. Hindi po siya proyekto. Katalogo siya para maitala yung at tungkol sa ating kalikasan at mga produkto. Ito po ay isang tool na ginagamit ng slow food community. Hindi lang ito tungkol sa isang produkto. Yeah, at layunin talaga ng arc of taste na mapanatili yung mga pagkaing nawawala na sa isang kultura. Kapag ang isang komunidad,
kapag konektado ito sa isang lugar, tao, at produkto. Kaya, kaya yung katalogo ng slow food ay ang nahanap namin sa ibang barangay ng mundo ay kapag na-identify namin to sa international na aspeto ay mas nagkaka-interest din yung sa lokal na komunidad. Kaya nagkakaroon din kami ng mga mas ng mga kabataan na mas nagiging mas ginugustong maging involved dito sa mga bagay na ito. Yeah, ang layunin talaga namin ay kunin ang interest ng mga kabataan. Yun nga lang, mga karamihan ng kabataan ngayon gusto nila maging mas Western. Hindi na doon yung interest sa pagko-commercial ng forest ng kagubatan. Salamat. Gaya ng sabi ko kanina, yung langkawas ay Galanjal yung iyong English na pangalan ng langkawas at medyo berde yung kulay nito pero mas dark po siya. Maitim, mas maitim po siya ng konti. Saan po pwedeng makabili ng mga pagkaing ligaw at buto sa Pilipinas? Pwede po makipag-ugnayan sa mga magsasaka, sa mga katutubong komunidad. Ang ginagawa namin ay pag binubisita namin yung lugar ay na may maraming pagkaing ligaw. Sa halimbawa sa Cebu ay makipag-partner kami sa komunidad doon, yung kabog millet. Yung mga Cebuano, nung mga pumunta yung mga Espanyol dito, yun yung pinakain lang sa mga Espanyol. Binigay na nila sa amin yung mga buto at tinuruan nila kami kung paano palaguin itong mga buto nito. At tumubo naman ng maayos. Kaya sa tingin ko ay ang pinaka maiging itanongin nyo ay yung mga magsasaka o yung mga katutubong komunidad. Salamat, Chinchin. Hindi po binebenta.
Pwede mong bilhin yung produkto pero yung buto ay hindi binebenta. Chin-chin. I'm sorry, can you repeat the question again? Yeah, the question.
merong balita dito sa Pilipinas na papalitan daw yung mga lupain ng mga ninuno para sa plantation ng sorghum para sa para pakainin sa mga baka. Ano yung mga paraan para maiwasan natin yung mga ganitong sitwasyon? Ako hindi ko pa narinig tong balitang to, pero isa sa mga magandang paraan para maiwasan natin to ay maging parte ng mga ganitong talakayan. Kailangan talaga mas mapaalam natin sa mga tao yung tungkol sa mga isyong ganito. Kailangan paalam natin sa kanila yung importansya o halaga ng mga pagkain ito. Kaya kapag pinaalam natin sa kanila yung mga tungkol sa bagay na ito, ay maiiwasan yung mga ganitong sitwasyon. Mas mabibigyan natin ng lakas ang mga tao para malabanan nila ang mga ganitong sitwasyon. Ang dami talaga nagbago na dito sa mga lupain dito sa aming bansa. Marami ng mga katutubong komunidad na siguro isang paraan para maiwasan to sa pagpapabagal ng proseso ng itong sa dito sa mga practice na sinusunod sa paggamit ng lupain. Yung proseso ng gobyerno dapat ay atin din bantayan. Tingin ko mahalaga yung tanong na yan talaga. Karamihan ng mga katutubo ay humaharap sa ganyang sitwasyon. Isa sa mga elemento na pwede nating magamit ay yung alam naman siguro ng lahat ng ito ay mayroong ginawa ang UN na deklarasyon ng mga karapatan ng mga katutubong. Yung mga katutubo meron silang karapatan tungkol sa na may kinalaman sa kanilang lupain at teritoryo at likas yaman. Hindi ko alam kung sino yung pinuno dyan. Kung galing sa labas yung namumuno yan, may karapatan tayong alamin kung paano ibabaguhin yung lupain. Kaya kailangan nilang ipakita na
okay lang naman gamitin ito. Na may karapatan tayo upang malaman kung para saan gagamitin yung lupa. Maraming salamat po sa ating mga bisita sa araw na ito. Tapos na po ang ating oras. Ibabalik ko na po ang kay Diana. Salamat. Ako po si Diana San Jose. Ako po. Salamat. Usamat ulit sa ating mga bisita para sa kanilang mga pagbabahagi at mensahe. Nakakalungkot lang isipin na hindi natin matitikman itong mga pagkaing ito. Kaya siguro, wala, kailangan natin talaga makontento na lamang sa pagtingin at hindi sa pagkain ito, pagtikim nito. Sana po ay dahil sa talakayang ito ay naging inspirado kayo at lalo kayo nagka-interest sa mga mensahe galing sa ating mga bisita na nagpapakita ng yaman ng ating kalikasan at sa sana po ay lumagpas pa, lagpas pa ng ating pang event na ito. Gusto ko lang po bigyan ng summary ang mga nangyari sa talakayang ito. Nagkaroon ng obserbasyon na yung kaalaman tungkol sa pagkaing ligaw ay talagang nawawala na. Kailangan talaga labanan natin yung mga ito. Pero meron namang nakita natin yung mga tunay na karanasan at inisyatibo na kung saan nakita natin kung na pwede pa lang maging slow and sustainable yung mga kain na ito. Natuto tayo tungkol sa mga slow food at kung paano yung kanyang organisasyon ay naging isang global movement. Yung layunin nila, sana yung mga tao ay mayroong makakuha ng... Nakita rin natin ang Arc of Taste Catalog na isa itong pamamaraan ng pagtatala ng mga pagkain na unti-unti na nawawala sa atin. Hindi lang sa ating ekosistema, pati sa mga tradisyon at memorya ng mga tao. Gusto ko yung, nagagustuhan ko yung sinabi niya na kapag pinaprotektahan natin yung kalikasan ay mapoprotektahan masolusyonan din natin yung krisis sa klima. Mula sa Pilipinas, natutunan natin yung tungkol sa batuan na ginagamit na rin nila para sa ibang lutuin gagaya ng mga inumin. Sana ay masubukan natin yon. At pinag-usapan din natin nila ang kadyos, turmeric at manok. Aktibo rin sila sa pagtatala ng mga ibang pagkain sa Negros at kasama ang mga kabataan.
Sana po ay mapagpatuloy nila ito ang para mas mapamatili ang mga traditional na pagkain sa rehiyon nila. Mula kay Toto, natutunan din natin yung mga prutas tsaka pampalasa na meron sila sa Palawan. Yung mga pagkaing ligaw ginagamit sa... Si Toto ay isang pinuno ng mga kabataan. Halimbawa siya kung paano yung mga kabataan ay mayroon din namang magagawa para makatulong dito sa mga tradisyon na tradisyon sa pagkaing ligaw. Nagustuhan ko yung sinabi niya na yung mga kabataan talaga may mahalagang papel sa pagpapanatili ng mga traditional na sistema ng pagkain. Kaya kailangan talaga ipasa yung kaalaman ng sa susunod na henerasyon tungkol pagkapag may kinalaman sa pagkaing ligaw. Sa Northern Kalimantan, Indonesia, nakilala din natin yung Krayan Slow Food Community at binahagi nila yung kanilang yung mga tungkol sa kanilang mga lokal na pagkain at lokal na produkto. Sinabi rin na yung agrikultura niya ay pwedeng maging modela para sa mga environmental friendly na gawain. Nakilala din natin si Tami mula sa Parara. Ang layunin niya ay mabigyan ng improvement ang mga... Yung layunin talaga nila is ipakilala yung mga pagkain sa ibang. Si Parvi, siya rin po ay nagbahagi kung paano yung mga... Tinanong niya, paano ba natin kailangan tinitignan ang pagkain ligaw? Sinabi po niya na hindi siya one size fits all. Kasi meron pagkakaiba-iba talaga ang mga pagkaing ligaw at traditional na sistema ng pagkain. Sa kanyang halimbawa ay pinakita niya kung paano tinuturing yung pagkain bilang medisina. Pero unti-unti na nawawala ito. Kasi yung mga tao ngayon nagtatanong na sila kung nasaan na matatagpuan yung mga pagkain ito. Ngayon, tanungin naman natin ang mga sarili natin. Ano na ang kailangan natin gawin? Sana po ay mas mapalawak pa natin ang gawain natin dito. Hindi lang sa Timog at Timog Silangang Asya. Paano natin mapapa-unlad ba yung mga iba-ibang produkto na ito sa minsan? Kailangan mas ipakilala natin sa international na komunidad para mas mapansin ito ng mga lokal nating komunidad. Sana po ay mas lumawak pa interest na ito. So may mga suggestion din na sinabi tungkol sa pagtatala ng mga pagkaing ligaw na ito. Mahalaga talaga yung pagpapasa-pasa ng kaalaman sa iba't ibang henerasyon para hindi mawala ang mga ito. Paano ba natin mas mapapaunlad pa yung tungkol sa mga traditional na sistema na pagkain? Sana po ay makipagtulungan pa kayo kahit tapos na ang ating talakayan.
Talagang masaya ako na makita yung mga tao mula sa iba't ibang parte ng mundo. Sana po yung ating pakikipagtulungan ay magpatuloy pa. Marami pa rin sa atin na talagang interesado sa usaping ito. Sana po ay makita natin kayo uli sa sinaharap. Isasara ko na po ang talakayan, isang linggong talakayan na ito. Nagsimula po kami nung Lunes at ito po yung hilong huling araw namin. Bago po tayo magtapos, imbitahin ko lang po sana ang lahat, mangyari lamang po ay buksan ninyo ang inyong video at upang tayo ay makakuha ng isang litrato. Thank you very much, everyone. Thank you, Diana. All right, everyone. Salamat. Just to turn on your videos. And then please hold your poses. All right, I'll take the first one now. One, two, smile. Second page. One, two, three, smile. I'll take another one for good measure. Hold your poses. One, two, three. One, two, smile. One, two, three, smile. All right. Yay, thank you everyone. If this were... Salamat po sa lahat. This is the part where all of us would now be eating and drinking and... you know, just celebrating. But for now, if you have your own wild foods on your table or on your plate, maybe you can show them on screen and maybe just take a moment to say hi to everyone in the room. Yes, Dai said singing and dancing. So we welcome, if anyone wants to sing or dance, you're more than welcome to do so. Yes, so we'll be posting the results, the documentation of this forum on the virtual forum website. Ipapaskil po namin ang kinalabasan ng talakayang ito sa aming website. It's out. Hmm. Pa Elias, you're on mute. Ah, okay. Yeah. Going to play? Thank you, Pa Elias. As you Thank can see, you, the, his video was freezing, but the music was playing on. So let's continue to let the music, this new music of slow food and wild food, to continue in our future conversations. I just like to say, Pa Elias, if this was live, he usually has like about 30 different
bamboo instruments, and he has each person play a different one. So if we were all together, we would all be having different instruments in our hands and being an orchestra of beautiful slow food, wild food music. Please use your imagination as we close this session. Thank you. Thank you, Palyas. Thank you, Palyas. Terima kasih. Thank you, everybody, for joining us. Bye. Bye. All the speakers to Slow Food. Bye, thank you. Thank you. Thank Paalam. You. Paalam. Stay healthy. Bye. Eat wisely. Paalam. Thank you, Tami. Thank you. Hi. Hi, Tami. Hi, Diana. Hi. Tami, Diana is going to practice your your recipe on this weekend. That's what she said. So we'll wait for you. We'll wait for your video. Maybe just a picture. I'll send it to you, Tami. Okay. Bye, everyone. Thank you again. Bye. Thank you, everybody. Also to Insight Back. Thank you to all interpreters and Insight Back. All the interpreters. Congratulations. All the recorders. Topher, and I don't see all the names. Arnie, whoever else is recording as well. This is quite an operation of, like, I don't know, 30 or people behind this. Thank you to everybody. To Grant also. Ruth. Take care. Stay safe. Wild foods. Bye-bye. Wild foods is the best medicine. Slow food is the best medicine. I remember hearing that today. Bye-bye. Hi, Edna. Hi. I didn't see you. Did you just join now? No, I was here, except that my signal is unstable, but I was here from the very start. So it's kind of like my radio, all the webinars. I did try to attend everything. And except yesterday pala. If I had seen you earlier, we would have directed the questions about the sorghum plant, the 100,000 hectares of sorghum. Oh, yeah, I remember. I remember, I remember there was a question of like that. I said, I had a lot of comments, but then nawala ako bigla. So anyway, but you can still write us. Sige, I can respond to that. And Edna, our next forum is the Forest Harvest Community-Based NTFP Enterprise Forum in June. So Harvest Collective, Mark, will be back to you. Oo nga. Wait, ano na? Sorry, ano na nga palang status? Sorry, I'm so lost. I'm so lost lately. Like, oh my God, like, serious. So I think I have this mental challenge of working in isolation.